Nasaan doon ang gabang? Sige pa. Hi guys! Isang mapagpala at mapagpalayang araw po sa ating lahat. For today's vlog po, andito po kami sa Tulaog. Ayan, part 2 na po ito. Part 1 ay ipinakita natin yung ating pakikiisa sa piyesta ng Tulaog na ating mga kapatid na katutubo. So for today's vlog naman ay nandito kami sa mismong Tulaog Cave and Rock Formation para dito mag-lunch at para explore na rin yung place. Madalas namin itong madaanan guys, itong lugar na ito. Kapag pumupunta ng Umiray o na iba pang mga barangay dito sa Baybay Cluster, nadadaanan lang. Pero ngayon, I'm happy na muli nakatuntong tayo dito sa Tulaog. Natural na ganda ng General Nakar. Ito lang yan. So guys, ang ating uli na. At kami po ay may mga baon. What's ha? Our ulam? Ang nagpiknik ko. Nandiyan yan po? Kahapon po. Meron tayong pritong isda. Meron tayong sinigang. Ano yung sinigang? Isda din. Isda din. Baka meron pa kayong na-miss na isda. May dala pa akong isda. Halina. Meron akong dalang sardinas. O, di baga? Amin akong kutsara, boy. Tayo'y kumain na. Abo. Oh, init. Magdasal, magpasalamat. At tayo'y kumain na. Guys, ang ulam po namin ay kiritong dito. Masin ang kaliyang nakakasal mo nito. With talbos ng kamote, bagin. The best. Siyempre lalagyan po ng luya. Pakay taga rito sa amin, ang pang-asim ay katmon. Katmon. Ayun po ang aking kasamahan sa trabaho. Ang pinang-asim po yung kamates. Well, yung sosyal, di na ba? Baka walang nahanap na katmon. Aba, napakalaki ng puno doon sa katmon sa kalapit namin. Hindi na pinansin nyo ako sardinas at marami palang isda. Nakakatakot po ulam yung dalang ulam natin, Leia. Bakit? Mega. Ang gusto po namin superstar. Pinagbigyan tayo ng magandang panahon para pagdating natin dito sa Tulaog ay ma-enjoy natin ang place na ito. Sagradong lugar para sa mga katutubo. Tulaog. Ito guys. Oh, grabe talaga. Napakaganda. At susubukan namin kung pwedeng pumasok doon sa kweba. Nandito na rin lang kami. Tingnan natin. Napakaganda ng rock formation dito. Silipin natin yung bangkat mamaya eh. Abe hoy, kayo iiwanan ko. Bino bangka. Papalayo sa kanyang sakay. Meron pa ditong palalim ay diyan pero hindi pa 'yan. Ayan oh. Noong prenup ni na Rey ay diyan kami. Diyan naman kami nagpicnic na iyon. Baka 'yan. Ha? Baka 'yan. Eh bakit di ay para bukas? Ayan. Ito, oo. Pagbiyokot ito. Yan ay padapa. Ay Joseph. Hey, oh. May nag-alay. Alay. May alay.
May alay po na saging. At ito po yung butas papasok sa kweba. Ang daan po talaga nito ay padapa. Gagapang. Atin lang ang sisilipin. Ay, malalim po. Malalim. Yan ay pag naipasok mo ng kalahati ka to, amo, ay kita mo na loob. Mm-mm. Kaya dahil walang kandila po siguro. Wala lang tayong ano. Gilawan ng cellphone. Guys, para makapasok ka sa Tulaog, okay, kailangan mong sumuot talaga dyan. Ang tanong, gogora ba tayo? Ang problema, wala tayong ilaw. Aba, ICP kasi parang gusto nang sumuot. Mauna kayo ba? Dapat may mauna muna nila. Basta tinikuan na ha. Kahit ikaw ay nakapasok ng kalahating katawa, igapang na gapang pa rin. At gawa nang may masusugong ang ulo. Rinig mo kami ha. Hintay ka namin. Pumasok na po si Evan. Kita mo? Opo. Ano? Nakatayo ka na? Kaya ko kaya? Bakit baga? Yung kinahig mo. parang binigabawa pa ihihaw ka naman mo. Oh my God. Kung makakahig na, may dadalong kahig na ganyan. Nakahukay. Okay, nandiyan ka lang, Evan. Naglaho na! Yan na lang naman, hindi talaga. Isang suit mo lang na ganyan. Si Mom. Ano si Mom? Oo nga. Naglaho na! Dito na po tayo sa loob. Salamat. So, andito tayo guys, sa loob ng kweba. Hindi tayo nakapagdala ng ilaw. Silipin natin. Iyo lang, iganon nga, patingin nga. Ayan. Ito guys, actually guys, ang sabi nila, dire-diretso pa ito. At dati nga ay parang may secret passage. Pag tinuloy-tuloy mo ang pagpasok sa mga butas, makakarating ka na ng Manila. Yun ang sabi nila. At meron po ditong imahe ng Birhing Maria. May Santo Niño. Nakapasok na. Si PS. Si Miss Jen nandito na rin. Ayan. So, ito guys. At nandito tayo para manalangin. Pasalamat. Wag ka na pumasok dyan. Yan ay maliit lang din talaga. Pero, dati ako'y nakapasok dyan eh hanggang ano lang. Tapos ayun oh. Ito na guys. Parang ito'y talagang tuloy-tuloy lang siya. Pero ito na yung pinakamalaking part. Tapos ito parang ganito lang din po. Oo. Ang sabi nila, nung bata pa ako, ang kwento nga nila, nung daw panahon ng hapon, ito yung taguan. Tapos pag dinire-diretso mo siya, may paakyat pa daw to eh. Ang labas mo sa Metro Manila na. Oo. Or Bulacan part. Oo. Parang ganun. Iba ng ano. Bulacan part. So ito. Parang may ano siya. Napakatahimik po sa loob, siyempre. At malawak dito sa loob. Wala lang mga paniki. Walang mga paniki. Ngayon yata, ano? O meron din, ha? Pero amoy po ang ano ng paniki. Ano ng paniki? May panghi. So, meron po dito. Marami pong salamat sa pagbibigay po sa amin ng pahintulot na kami po ay makapasok sa loob ng kweba ng Tulaog. Pahintulot nyo rin po na kami po ay malulahating makauwi sa aming mga tahanan. So ayan, na-experience na po namin ang pumasok sa loob ng kweba ng Tulaog. At pag po malalakas ang alon, ito pong butas na ito ay natatabunan, kaya minsan iyan ay hinuhukay. At talagang kailangan pagapang bago lumabas. Nasaan doon ang gapang? Sige pa. Yun. Yes. You have successfully escaped. We made it. Thank you, Lord. Thank you, Tulaog. Pinawisan ako doon, guys. Ayan na si Miss Jen. Si Marilag. Si Evan po ay atin. Evan.
Ayan na po si Evan. Pero sapagat siya po ay ayaw ng lasa. Iniluwa. Iniluwa. Salamat po, Tulaog. Ayan. So, bahagi po ng ating paniniwala ay tayo nagpapasalamat at nananalangin bago pumasok. So, ano talaga? Ang Tulaog talaga ay kanilang lugar ng sambahan. Tama, ano, Sir Atanhan, eh. Ito talaga ay kanilang lugar ng sambahan nila, hani. Dito sila sumasama. Yun na ibig sabihin ng Tulaog. Tula at Bantayog. At least, hindi naman, ano, sulit yung pagpunta natin, na experience natin na pumasok sa loob. First time. Mga first time pala. Ayan, itong mga kasama ko pala sa opisina, first time nila. Ako naman hindi, second time ko na. Pero the last time, ako yata ay grade 6 pa. Sobrang bata pa ako noon. Kaya pakiramdam ko nung bata ako, napakalaki ng loob. Kasi syempre bata ka pa, parang pakiano ko, ang laki ng loob. So yun. What an experience. Tara tatay, magpa-picture naman din yan, ah. Group picture, oo. Ma'am, nakapotoan ko yan. Ay, oh. Salamat. Tingnan mo ito, taga San Marcelino na ito, si Marilag. Pero first time niyang makapasok ng Tulaog. Taga San Marcelino pero di pa nakapasok ngayon lang. Oo, first time niya. So, minsan ganoon nga. Dapat ay kilalanin natin yung ating sariling lugar. Makikita natin na napakayaman pala, napakaganda ng ating lugar. Talagang maipagmamalaki. Ano, Sir Atan? Oo, magpa-picture tayo. 1, 2, 3. At nagpapasalamat tayo kasi maganda ang panahon na ipinagkaloob sa atin. Sasakay muna o igaganoon na ng kaunti? Kaunti lang, hindi masyado namang malapit. Tayo makikisulong kung kaya. Wala ako may ambag. Ah! Yun. Ayan, mga pwede na. Alright. Let's hop in. Ay, wari ka hindi. Aba, ay bumaba? Pinababahan. Dito. Tapos walang ano, alon. Oo. Ibaga. Wala tubig. Oh, tapos po ay dito kami crystal clear waters. Oh! Wala na nalang ibang gamit. Oh, babahay. Kami po ay dito lang muna. Tumigil sa gilid lang po ito, katabi ng Tulaog, yun yung Tulaog. So, napakasarap po dito ng hangin. Dito nga naman maganda mag-tent. Tama si Joseph. Maganda itong camping area.
at tatambay kami dito at magdo-drone si Marilag. Ito nga maganda mag-open. Ang amin lamang pakiusap sa lahat po ng mga pumupunta dito ay huwag mag-iiwan ng mga basura. Atin pong sama-samang pangalagaan, ingatan ang ating kaligtasan. Ayan, kukuha po ng footages si Miss Jen Marilag Vlog using yung drone. Thank you sa place na ito na naging kanlungan namin. Aba, pwede nang mabasa. Ayoko pala, baka akong mabasa. Ay, makabasa ka sa ratan. Sakay na po. Yun o, nandito na kami. Salamat po, Lord. And we're back here in Kabiluan Cluster. Let's go na. Po kami nakihabili ng aming mga sasakyan dito kay Tita Melody. Villaron Transient House. So ito guys, dito ko iniwan si Kahel. Siguro po ay familiar sa inyo ito at dito ang place nila Tita Melody. Nauna na sila. Ako ay ngayon pa lang pauwi. Kami ni Kahel. Let's go. Hi guys. So andito na po ako ngayon sa bahay and praise God dahil sa kanyang pag-iingat at paggabay ay malulhati po tayong nakauwi. At sobrang saya ko dahil muli nagkaroon tayo ng pagkakataon na makita at ma-appreciate ang natural na ganda ng General Nakar at nagkaroon tayo ng chance na ma-rediscover ang ganda ng Tulaog. Talaga naman bilang isang Nakarin o isang mamamayan ng General Nakar, maipagmamalaki po namin ang natural na ganda ng aming bayan. Muli po ay nagpapasalamat din po ako sa inyong lahat sa inyong patuloy na pagsuporta. That is for today's vlog. I hope you enjoyed watching. Lagi po nating tandaan, patuloy tayong magmahal, patuloy tayong maging masaya. Dahil may kaLEYAan ka. Thank you for watching and God bless. Bye-bye!